the first honor of the class is Marcus Guevara. Kaya ako rin po kayo gusto makausap dahil nag-aalala ko para kay Marcus. Napapansin ko po kasing nawala ang siglan ng bata at hindi na rin siya nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Pasensya na, may mga pinagdadaanan lang kasi kami sa bahay. Pero sabihin niyo kung paano ko matutulungan ang anak ko gagawin ko. O anak, kain na. O, tinamo. Hinanap pa yan ng mamang Katalengke para lang sa'yo. Di ba, paborito mo to? Siyempre, espesyal yan kasi first honor ang apo ko. Oo naman. Nagmana sa tito niya, di ba, baby parents? Bey, huwag mo na ipilit na nagmana sa'yo. Tanungin na lang natin, anong gusto niya regalo sa recognition? Baby boy, anong gusto mo regalo? Anak, ano daw regalo gusto mo? Gusto ko lang po. Nandun si tatay. May nagawa po ba ang mali kay tatay? Galit po ba siya sa akin? Baka po kasi may nasabi ako sa kanya eh. Kaya nagtatampo siya. Kaya ayaw niya po makita. Anak, wala kang kasalanan. Bakit ayaw niya po makita? Naipakisabi po kay tatay. Sorry na po. Sorry na. Bilis ko, sa! Dali natin sa hospital! Ano nangyari? Sinasala ko sa loob nyo! Albert? Albert? You should never leave your door unlocked. Albert! Oh my God, are you okay? Ano nangyari? Oh my... Taka, sandali lang, sandali lang. Albert, don't worry, I'll take care of you. Bakit? Hindi ka ba naniniwala na siya makakatulong ka, Janine? Kenji, agree naman ako dun sa'yo. Kaya lang, kinakabahan ako kung paano tatanggapin ni Janine ang nanay niya ngayon. Baka mas lalong lumala ang sitwasyon. Sana lang may naiwan si Janine na papapatawad sa puso niya ngayon kasi grabe yung taon na tiniis niya nung iniwan siya ng nanay niya. Myra! O, Yvonne, naligaw ka. May napadaan lang ako. Tinatawagan ko si Albert eh. Hindi ko makontak. Ah, tumawag siya kanina. Ah, nag-sick leave. Mukhang masama ang trangkaso. Malamang tulog yun. Punta mo na kayo sa bahay nila. Malapit lang naman dito yun. Michelle? Albert, hindi ka dapat bumangon. May sakit ka. Upo ka muna. Okay na ako. Mabuti na pakiramdam ko. Sorry nga pala, sinuot ko yung t-shirt mo, ha? Hindi kita maiwan kagabi. Sobrang taas ng lagnat mo. Thank you for last time. I feel better. Alam mo, kahit na feeling mo okay ka na, you have to relax and take it easy. Kasi ako sa opisina mo eh. May sakit ka daw. Pero mukhang naka-istorbo yata ako. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap siguro. Wait. Just stay. Yvonne, si Michelle. Nalagaan niya ako gabi dahil may sakit ako.
Albert, pasensya na pala ha. Ihingi mo na rin ako ng pasensya kay Michelle nang dahil sa akin kailangan niya pa umalis. Ivan, gusto ko klaro ako sa'yo. Wala nangyari sa amin ni Michelle. Nagdidiliryo ako kagabi. Dahil ang taas ng lagnat ko. Nalagaan niya ako. At umiram siya ng damit para komportable siya. Albert, hindi mo naman kailangan magpaliwanag sa akin. Wala ako sa posisyon para pagpaliwanagan mo. Hayaan mo na akong ibigay yun sa'yo. Dahil gusto ko, honest ako sa'yo. Si Michelle, bumabalik siya sa buhay ko. Gusto niyang mahalin ko siya uli. Pero sinabi ko sa kanya, hindi na pwede. Dahil may minamahal akong iba. Albert. Hindi mo na kailangan ulitin. Alam ko ang lugar ko sa buhay mo. At klaro sa akin na mahal mo pa rin si Victor. Pareho lang naman tayo eh. Pareho tayong naghahangad na maging masaya. Pero kahit anong abot natin, lagi na lang may nakahadlang. Bakit? Ang problema? Si Victor nasangkot sa gulo sa loob. Tapos ayaw niya makipagkita kay Marcos. Hindi ko kayang tiisin na makita ang anak ko na sinisisi ang sarili niya dahil ayaw makipagkita ng ama niya sa kanya o ayaw makipag-usap sa kanya. Gusto ko siyang puntahan. Pero paano mo siya harapin kung nakadistero ka pa? Yvonne, batas lang nakakait sa'yo para makita siya. Kung para sa kabutihan ng anak ko, lalabag ako sa batas, gagawin ko. Ibarra, may bisita ka. Sino po? Yvonne Aguilus daw. Sige ha. Hindi siya dapat nagpunta rito eh. Sir, nasabi niyo ho ba? Nasabi ko na. Napunta na siguro yun dito. Sige ho, salamat po. Ay, sir, ano daw po? Wala pa ho ba? Pakihintay niyo na naman. Sige. Isa po ang oras ang dalaw. Kayo na lang po naiiwan dito. Yvonne, kung may masama ang mangyayari sa akin dito sa kulungan, at kung mababasa niyo to, sana mapatawad niyo ako ni Marcos sa lahat ng sakit na binigay ko sa inyo. Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti niyo ng anak natin. Marcos, anak, alagaan mo nanay mo ha. Protektahan mo siya. Kahit pamamatay ako, ikaw at ang nanay mo lang ang mamahalin ko. Thank you for coming. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo, Kenji. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman ang pinagdadaanan ng anak ko. Sa mga susiyo dyan eh. Ginagawa mo dito, nakikiusap ako, umalis ka na!
Umalis ka na! Ako ang hinahanap sa kanya. Ay, alam ko, kailangan mo siya. Wala na akong ina. Matagal na siyang patay. Naiintindihan ko kung bakit ka nagkakaganyan. Pero sana bigyan mo ko ng pagkakataong magpaliwanag. Anak! Huwag na huwag mo akong tatawagin, anak! Dahil matagal mo nang sinuko ang pagiging ina mo, nag-iniwan mo ako para sa lalaki mo! Tatanggapin ko lahat ng isusumat mo sa akin. Dahil akong hindi tumupad sa pangakong babalikan kita at susunduin. Pero hindi naging madali para sa akin. Walang araw na hindi kita naiisip. Ni hindi ko ininda ang hirap na dadanasin ko dahil araw-araw sa puso ko, hawak ko na magkikita tayo muli. Tama na! Hindi ko na kailangan ang paliwanag mo! Tapos na! Nangyari na! Iniwan mo ko! Sana hindi ka na nang bumalik dahil wala ka nang babalikan pa. At huwag na huwag mong iisipin na kailangan kita dahil hindi! Hindi kita kailangan! Kinaya ko ang lahat! Nagsikap ako! Tinuruan ko ang sarili ko na tumayong mag-isa. Pinilit kong bigyan ang mukha ang sarili ko pagkatapos ang lahat ng kahiyan ang binigay mo na nilalukon ang lahat! Sana hindi na lang kita naging ina! Sana hindi na lang ikaw ang nanay ko! Huwag! Ano ba nis na kayo? Anak! Wala na ako, nanay! Nung iniwan mo ako! Umalis na kayo! Umalis na kayo! Nakikiwasap ako na yung umalis na kayo! Umalis na kayo! Lang pala din, Minerva! Sinabi ko naman sa'yo eh! Ayaw ko na sa'yo! Iiwan na kita! Mama! Ayaw ko sa mama ko! Bitawan mo siya! Anak, napakasakit para sa akin ang desisyong ito. May mga desisyong kailangan gawin para sa ikabubuti nating dalawa. Pero sa ngayon, kapatawaran mo muna ang gusto kong hingin. Mahal kita. At iyon ang dahilan kaya ako lalayo. Babalikan kita. Alam mo, hindi kita pinatira sa bahay para magbuhay, prinsesa, ha? Dapat sa'yo, mamulat ka sa hirap. Hindi ka magaya dyan sa nanay mo na mukhang pera. Nangako siya na babalikan ka? O ano nangyari? Naglaho na lang siya parang bulak. Gawain ba yun ang matinong ina? Believe din talaga ako doon. Inuna pa ang lalaki kaysa sa sarili niyang anak. Sangkot po si Guevara sa pagpupuslit ng droga at rambol dito. Eh, hindi ko magagawa ni Victor yun. Guevara, may bisita ka. Sinara ba? Ibon Aguilos, labasin mo na. Mukhang nang isang araw pa nag-aantay yan. Baka may importanteng kailangan.
si Marcos naguguluhan na. Sabihin mo naman, no? Kung dahil to dun sa binibintang nila sa'yo, huwag mo nang problemahin. Inaasikaso na ng abogado mo. Salita ka naman! Alas ka na. Huwag ka nang babalik. Huwag nang babalik ni Marcos. Victor, sandali! Ipon, tama na. Abayaan nyo na ako dito. Malis ka na. Huwag ka nang babalik. Tapos na tayo. Victor, sandali. Ayusin natin to. Ayusin natin. Umalis ka na. Victor! Ipon, umalis ka na. Sorry, hindi na trabaho na naman kita. Naawa lang kasi ako sa anak ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya na ayaw na kami kitain ng tatay niya. Ang plano mo ngayon? Hindi ko alam. Pero alam ko may tinatago si Victor. Alam kong mga kilos at galaw niya. Alam kong may malalim na dahilan kung bakit niya kami pinagtatabuyan ni Marcos. Ako ba ang siyang nagkulang o ikaw ang di lumaban sa pagsubok sa at... Iba pa palang pamilya si George. Walang kasalang naganap. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako nakabalik kaagad para kunin si Janine. Pwede ka naman bumalik kahit hindi ka kasala. Pinapayaan mo yung anak mo! Bakit hindi ka bumalik? Vida, hindi mo alam ang hirap at impyerno pinagdaanan ko para lang makabiling ko sanang muli ang anak ko. How did I get me some more of that one? Whiskey! Where's my passport? Are you running out on me? Stay here until I let you out! Hindi ako nagpasarap, Vita. Hindi ako nagpasarap katulad ng inaakala ninyong lahat. Alam mo ang sabihin mo? Tinakasan mo lahat ng kahihiya na ginawa mo dito sa Pilipinas! Gusto mo, isa-isahin ko sa'yo lahat ng gusto at problema na sinalo ko dahil sa pagkakakabit mo? Sana hindi ka talagang gumawa ng paraan para maiaw ng pamilya natin sa hirap. Kaysa naman, araw-araw naririnig ko mga tao na pinag-uusapan ka! Si Minerva Malandre! Si Minerva mukhang pera! Si Minerva mababaklipan! Akala mo hindi masakit yun! Araw-araw, nakatatak sa akin. Nakasalanan ko kung bakit ka nagkaganyan. Dahil sa akin, dahil kay Janine, dahil sa mga kailangan namin. Pasensya na kung mali. Kung nag-isip ako ng pinakamadaling paraan para maiyaw ko kayo. Dahil hindi bahay lang maghirap ako. Huwag lang ikaw. Huwag lang si Janine. Pero anong nangyari, ate? Napariwara din ang buhay ng anak mo. Dahil kung ano ka dati, ganun na rin si Janine. Alam mo, ate, naging napakahigpit ko kay Janine dahil gusto ko mapabuti ang buhay niya, ate. Ginawa ko lahat para na matanggal ang sumpa ng pagkatao mo sa kanya. Akala ko kasi sapat na lahat ng ginawa ko para maiahaw kayo. Pero mali pala ako. Hindi ko naisip, Vida, na
kahit pala mahirap. Basta sama-sama, buong pamilya, di ba? Hindi ako perpekto. Kaya pinilit ko ilay ang sarili ko sa kanya. Pero, gano'n pala, Vida? Kapag alam mong lugmok ang anak mo, kakainin mo lahat ng pagkakamali mo. Lulunukin mo lahat ng kahihiyan mo. Tatanggapin mo lahat ng sisilat ng pagkakamali mo dahil isa kang ina. Dahil mahal mo ang anak mo, gagawin mo lahat. Mahal ko si Janine, Vida. Mahal kita. Ate. Mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Janine? Tsaka pagbubuhat ng mga mabibigat na kaldero. Ma, eh grabe. Yung pala talaga yung pinakamasarap na regalo matanggap ng magulang sa isang anak, no? Oy, pagkatapos ng ano, recognition bukas, ha, celebrate tayo. Ayan! Sagot ko na. Yay! Wow! Talaga lang, Marlon, ha? Manlilibre ka. Kayang-kaya nga yan. O, magbibideo okay tayo. Pa-party-party, tsaka inuman. Hindi mo pwedeng kainan lang kasi nga victory party ng bata. Anak, hindi makakapunta ang tatay bukas ha, kasi hindi pa siya makakalabas eh. Yun po ba ang dahilan? O ayaw na naman po ni tatay sa atin? Hindi anak, may pinagdadaanan lang siguro ang tatay ngayon. Maaring hindi natin alam ngayon, pero balang araw may intindihan din natin. Ah, Yvonne! Yvonne, hahabol na lang kami, ha? Kasi si Mama, eh, sobrang excited tumayo. Ayun, nagpumilit. Na off balance. Sama nga ng bagsak, eh. Ha? Sige, bantayan mo na muna ang Mama, eh. Tapos, kung hindi naman talaga kaya, huwag niyo na pilitin pumunta dito. Naku, Yvonne, pasensya ka na, ha? Gustong-gusto talaga namin makarating, eh. Hindi, okay lang. Huwag kayong mag-alala. Si na Marlo naman, papunta na rin naman dito. Oh, sige, hahabol na lang kami kung kakayanin. Sige, bye-bye. Anak, tingin niya. Ang gwapo-gwapo naman ng anak ko ngayon, binata na. Albert, can we talk? Michelle, I have to go. I'm actually in a hurry. Layuan mo na si Yvonne. Michelle, I don't have time for this. I think I told you before. Kailan kong paulitin sa'yo? Si Yvonne ang mahal ko. I don't believe you. Albert, choose me. Love me. Because I am the better option, not Yvonne. But Yvonne is... I have loved you, Michelle. I used to love you. Pero si Yvonne ang mahal ko ngayon. And you have to understand that. I'm sorry you have to go.
Hello? Hello, Marlo, nasaan na ba kayo? Eh, naipit kami sa traffic. May banggaan daw doon sa crossing. Paraman yan. Sige, bilisan nyo kasi nagsisimula na mamaya tawagin na si Marcos. Eh, malapit-lapit naman na kami. Antay-antay ka na lang dyan, ha? Sige, sige, bilisan nyo, ha? Sige, sige. Bye-bye. Thank you, grade 2 students. We will now call on the top 10 of grade 3 class 2014-2015. Marcos, dadating ba yung tatay mo? Paano makakarating yung tatay niya? Eh, nagbibilang na lamok sa kulungan. Tama na yan. Sige na. Victor! Masabi ko sa'yo, di pa tayo tapos. Paano man sabihin mong lugi ka? Oo. Oh. Kamata. Wala kong makikialam.